Praise God po, isang mapagpalang araw po sa mga taga-subaybay ng Lingkod ng Diyos, Pastor Ron Yepes. Ito po ang kanyang may bahay, Sister Angie Yepes. Isang pribilehyo po na ako ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa araw na ito, purihin po ang Panginoon. So, bago po tayo magsimula sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon Diyos, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Hallelujah, Lord! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay patuloy po ako nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na, Lord, ng aking buhay, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na magamit, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Dalangin at ilingko po, Ama, na patuloy niyo po akong pangunahan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, samahan niyo po ako. At, Lord, yung mga salita mo na mahayag sa hapong ito, bahiran mo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. At patuloy, O Diyos, na Lord, na maging malinaw, Panginoon, ang aking pagpapahayag ng iyong buhay at makapangyarihan salita sa hapong ito. Ito po yung aking hiling at dalangin naman sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. So muli po, isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Sa hapon pong ito, ang ating pong pag-aaralan na pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos ay ang mga pagtitiwala sa panahon ng pagsubok. So sabi po sa unang Pedro 4:12, mga minamahal, huwag ninyong pagtakan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. So ang Diyos ay may layunin sa likod ng bawat pagsubok na ating kinakaharap. Ano ang mabuting gawin sa mga panahong tayo ay nakakaranas ng pagsubok? So narito po ang mga mahalagang bagay na dapat nating gawin sang-ayon sa sinasabi ng mga salita ng Diyos. Ang ating pong first point ay ang sabi dito ay maging matatag at huwag matitinag. So, ang nais po ng Diyos sa panahon po na tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok, ang nais po ng Diyos na dapat pong gawin natin ay talagang maging matatag at huwag matitinag. Ang sabi po ng Santiago 1:4, ang sabi po dito, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ito po ang nais ng Diyos, kung bakit nais ng Diyos po tayo ay magpakatatag at huwag matitinag upang tayo po ay maging ganap at hindi magkulang sa ating pagsunod sa ating Panginoon, sa pagsunod po sa kanyang kalooban at sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya po talagang nais po ng Diyos ay huwag po tayong matitinag at tayo po ay magpakatatag sa anumang pagsubok na ating pong pinagdadaanan, sapagkat ang Diyos po ay nagsabi at nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So gayon din po ang sinasabi ng 1 Pedro 5:9. Sabi po dito, magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So mga minamahal, talagang alam po ng Diyos na talagang tayo po ay talagang dadaan sa mga pagsubok, kaya huwag po tayong padadaig sa anumang pagsubok, magpakatatag po tayo. Yaman din pong alam po natin na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. So ito po yung unang puntos na nais ng Diyos na lakaran po natin, maging matatag po tayo at huwag po tayong matitinag. So number two po, magtiwala po sa Diyos. Ito po yung nais na gawin po ng ating Panginoon, ng tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. So ano po ang sabi ng 1 Pedro 5:7? Ang sabi po dito, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa inyo. So, napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat talaga lagi po niya tayong pinapaalalahanan na tayo po ay talagang magtiwala lamang po tayo sa Diyos, dahil yung mga kabalisahan po natin na yan, talagang ipagkatiwala po natin sa Diyos sapagkat siya po yung kumukupkup po sa atin. Yun din po yung sabi sa Juan
verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So napakabuti po ng ating Panginoon, mga magulang at mga kapatid, kasapagkat talagang pinapaalala po niya na wala po tayong dapat ikabalisa, wala po tayong dapat ikatakot sa anuman po yung mga pinagdadaanan po natin pagsubok. Lagi pong pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na huwag po tayong mabalisa, manalig lamang po tayo sa ating Panginoon. Ito po yung nais ng Panginoon na patuloy na talagang tayo ay manalig po sa Kanya. Ilagak po natin sa Diyos ang pagtitiwala. Hindi niya tayo pababayaan. So, ang mga pangako po ng Diyos, 101% po ay talagang mapangahawakan po natin. At ang Diyos po ay hindi po sinungaling. Kaya sa mga kapatid kong minamahal, kung tayo po ngayon ay dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, kapighatian, kabalisahan, ang nais po ng Diyos, patuloy po natin ilagak sa Kanya at patuloy po tayong magtiwala po sa Kanya. Ito po yung laging paalala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung paano po yung mga batang maliliit, di po ba wala po silang inaalala, masaya po sila, naglalaro lamang, natutulog, dahil alam po nila mayroon po mga magulang na kumukupkup po sa kanila na hindi sila pababayaan. So ito rin po yung nais ng Diyos na makita po sa mga buhay natin, sa puso natin, na alam po natin mayroon tayong Diyos Ama, mayroon tayong Panginoong Jesus na hindi tayo iiwan, na nangako na hindi tayo pababayaan. So mga magulang, mga kapatid, ano man po yung ating sitwasyon na pinagdadaanan, ang nais lamang po ng Diyos, huwag tayong mabalisa, huwag tayong matakot, manalig po tayo sa Kanya, sapagkat ayahan po natin ang problema, ang mamoblema. So bahala po ang Diyos, sapagkat pangako naman po ng Diyos yan, hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. So yan po yung ikalawang puntos po natin, magtiwala po tayo sa ating nabuhay at makapangyariang salita. So number 3 po, panghawakan ang mga pangako ng Diyos. So ito po ang nais ng Panginoon na lakaran at gawin po natin, panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako. Sabi po ng 1 Corinthians 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinaanan ng tao, sapat ang Diyos, at hindi niya pinahihintulutan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So napakabuti ng Diyos sa ating mga magulang at mga kapatid na kahit na tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, mga kalungkutan, mga kabiguan, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng lakas para talaga mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na minsan ay pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin upang lalong tumibay po yung ating pananalig at pagkatiwala sa atin. Pangako naman po ng Diyos yan na di ho ba, pagka po yung mga pagsubok na yan ay talagang lalo pang magpapatibay sa ating pananampalataya kapag once na napagtagumpayan na po natin yung mga pagsubok na yan. So, tapat po ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya po, ang mga pangako ng ating Panginoon, ang nais po niya, panghawakan po natin ang Kanyang mga pangako. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. Ang ating pong ika-apat na mga mahalagang bagay na dapat nating gawin sang-ayon sa salita ng ating Panginoon, hingin sa Diyos ang Kanyang gabay at direksyon. So, mga kapatid, dito po ang nais ng Panginoon. Talagang hilingin natin sa Kanya ang gabay at direksyon. Sabi po ng Kawikaan 3 verse 6, siya ay sanggunihin sa lahat ng mga balak at Kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. So ito po yung nais ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid. Anuman yung ating mga pinaplano, anuman yung ating mga pangarap sa buhay, anuman yung ating lakad, ang nais po ng Diyos ay patuloy po natin isangguni sa Kanya, sapagkat itutumpak niya tayo sa lahat ng ating mga balak. Sabi nga, ang tao ang nagpaplano, subalit ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya
Sa Diyos lamang po natin talaga lahat na ipagkatiwala, ang lahat ng ating lakad, ang lahat ng ating plano, at ang lahat ng ating pangarap, 100% po itutumpak ng Diyos sa lahat ng itutumpak tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga binabalak at ang ating lakad. Kapag talagang natutunan po natin na lumang po yung mga ating mga pangarap, anuman po yung ating mga pinaplano, patuloy po tayong humingi ng sanggol sa ating Panginoon. O yung sinasabi ng awit 31 verse 1-2, sa iyo o Yahweh ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit, iligtas mo ako o Diyos na matuwid, sagipin mo ako, ako ay pakinggan, tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. So yun po mga magulang at mga kapatid, talagang matutunan po natin sa lahat po ng ating mga lakad, sa lahat po ng ating mga pangarap sa buhay, talagang sa Diyos po tayo humingi ng tulong, ng gabay, na patuloy na tayong pangunahan, patuloy na i-guide niya tayo, at patuloy yung action natin talagang patuloy niya tayong ituwid at itumpak. At ito po yung nais talaga ng Diyos, na talagang sa Kanya po tayo talaga magtiwala, sapagkat Siya po yung ating tagapagtanggol at Siya po yung ating kaligtasan. So mga magulang at mga minamahal ko pong mga kapatid sa Panginoon, sa panahon po ng pagsubok, napakahalaga po na tayo ay tumatawag at humihingi ng gabay sa ating Panginoon. So lagi po nating iisipin ang ating buhay, bawat pagsubok, ang Diyos ay laging may nakalaang pagpapala po. Para sa iyo, para sa akin, mahal tayo ng Diyos at di niya tayo pababayahan. Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Napakapalad po natin sapagkat mula po sa langit, meron po talagang gumagabay po sa atin at meron po nag-iingat sa atin. Meron po talagang nagpapala sa atin. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesus. So mga magulang, mga kapatid, ito po yung apat na mga mahalagang bagay na nais ng Diyos na dapat po nating gawin at sangayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. So yun po yung number 1, maging matatag at huwag matitinag. Number 2, magtiwala sa Diyos. At number 3, panghawakan ang mga pangako ng Diyos. At number 4, hingin sa Diyos ang kanyang gabay at direction. So, ito po yung apat na mahalagang bagay na nais ng Diyos na lakaran po natin at sa buhay po natin. So, maraming salamat po. At ito lamang po yung may bahagi sa inyo na salita ng ating Panginoon. So, nawa po, dalangin at tinin ko po sa apat na puntos na ito ay patuloy na magrema sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at patuloy po natin itong gawin sandata sa pang-araw-araw po natin pakikisalamuha sa magulong sanlibutang ito. Kaya purihin po ang Panginoon na sa hapong ito, sa pagkakataon, sa pribilehiyo na ako po ay makapagbahagi ng buhay at makapangyarihan na salita ng Diyos. So muli po, maraming salamat po sa araw na ito na ako po muli ay nakapagbahagi sa inyo ng mabuting salita ng ating Panginoon. Muli po, ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, o Sister Angie Yepes, na patuloy na nagpapahayag, nagpagpalain tayo lahat ng Panginoon na saan man kayo dako ng Pilipinas, ng bansa, patuloy ang pag-iingat at gabay ng ating Panginoon ay maranasan po ng bawat isa po sa atin. Muli po, isang magandang hapon po sa ating lahat.